Yo, what's up mga kapatid, kumusta? Ang ngayong araw, ibabahagi naman natin kung paano pataasin ang winning chance ng team natin kontra dito sa Double Anemone. So, dalawang klase lang naman yung pwede nating paghandaan dito. Yun kung magbabackdoor sila or hindi. Okay, so huwag na natin itong patagalin. Let's go! Okay, so game 1. So, titingnan lang natin dito kung magbabackdoor siya o hindi. So, yun yung unang babasihan natin. Tapos, round 2, nagpas tayo. Kung umatake siya sa disable, so okay lang. Pag umatake naman siya sa plant, okay lang din. So, round 3 na. Ginamit ko na yung dalawang cards lang kasi yung binigay sa plant eh. So, kung hindi siya magbackdoor, okay lang din. Masayang yun. Pero nga, yun, nagbackdoor siya. Okay. Tapos, hindi natin mapapatay yung isang aqua gamit lang yung dalawang cards ng plant. So, ginamit na natin yung card sa bag na scarab. Tapos, advantage na din yung discard, okay? So, mapipitas natin to. Okay, tapos madami pa tayong energy. Ngayon, alam kong kulang siya sa energy kaya nagpas ako dun. Tapos yun, sinabayan ko siya sa round 5. Sakto, 4 cards yung plant, nabasag yung shield. Tapos, magagamit natin yung isang scarab. Okay, kung saan importante ito. Tapos, mapipitas natin itong, ano niya, aqua niya. So, last stand. So, ganyan. Pwede sana ako mag-pass. Pero, hindi ko na ginawa. Ginamit ko pa rin yung tatlong cards. Tapos, yun, nawala na siya ng gana dyan. So, napakadami tayong energy. Okay, so, dito na tayo sa game 2. Titingnan natin ulit yung galaw niya. Pass round 1. Pwede tayong hindi magpass dyan. Pero walang scarab. So, nagpass tayo. Okay? So, kailangan may... Yung plant natin may kakombo siya ng scarab. So, dito round 3 na. Pero nagpass pa siya. So, kulang pa yung cards niya para mag-backdoor. So, hindi mababasag yung shield natin. Pero okay lang. At least, safe na tayo. May 4 energy tayo. So, nagpass tayo dyan. So, titingnan naman natin ulit kung saan siya titira. Kasi kung maglagay ako ng card sa plant, kaunti lang. Tapos, kung yung plant yung atakihin, masasayang lang din, di ba? So, yun. Hindi siya nag-backdoor. Hindi niya na nahintay. So, dito, kailangan natin protektan yung bag kasi kaya niyang inutor niyan. Pero, ang ginawa niya is, nag-backdoor siya. Okay? Nag-backdoor siya. Tapos, naglagay din tayo ng card sa disable so para medyo matas yung shield. Pero, yun. Nalastan tayo. Buti na lang, nai-apply natin yung hotbot tapos kestrel. Tapos, sinundan pa ng bag natin, double discard. Tapos, isang scarab. So, ngayon, 2 energy lang tayo. Okay. Dahil na disable natin siya, kung makikita nyo, isa na lang yung nagamit niya, di ba? So, napitas natin yung ano niya. Tawag dito yung aqua niya. So, dito wala tayong anesthetic bait kung saan importante din sana yon. Pero, ginamit natin yung 3 energy. Pero kung may anesthetic bait, 2 energy lang yung gagamitin ko dyan. So, dito na, inubos ko na lahat. Matas na shield. Pero minalas na siya sa cards. Okay? So, yun. So, maliit na bagay lang. Pero kahit pa paano na paghandaan natin. So, punta tayo sa next game. Okay, game 3. Game 3, kalaban natin si Paolo. Okay, isang card lang sa plant. Tag-pass. Dalawang card lang. Ginamit na natin siya. Okay, ginamit na natin siya. Kasi, yung katulong ng plant natin sa damage, yung bug. Okay, double discard. Scarab, para di makapag-heal. Okay. So, sakto siya. Yun, saktong-sakto siya. Kung hindi ko ginamit yung anesthetic bait, pwedeng bitin yun. So, nagpass tayo doon dahil 2 energy lang tayo. Pinagandaan natin for energy, okay? So, tatlong cards lang yung nakuha ng plant natin, pero nirisk natin siya. So, sabi ko nga sa inyo, disadvantage talaga ng aqua yung plant. So, kaya hindi masyadong malakas. Ang problema, nag-egg bomb siya. So, yung mapapatay dito, yung bird. So, round 5, 3 energy. Wala na tayong mailalagay. So, nagpass na lang tayo. So, dito,
Naglagay na tayo, pinaghalo na natin yung Disablesaur plus bug. Okay. So, 3 cards sa Disablesaur. Okay. Tapos, 2 discard, 1 anesthetic bait. So, ngayon, next round, kahit Disablesaur na lang siguro. Okay. So, Disablesaur na lang yung ginamit natin. Buhay pa nga yung bago. Okay. So, tapos na yung laban round 7. Okay. So, dito ang kalaban naman natin. Double Anemone na may Goda. So, mahirap to magpas dito, tol. So, okay. Nandiyan na rin yung kailangan natin sa plant. Kaso, yun. Mas pinili niya mag-backdoor. Okay. Tapos, wala naman tayong tinirang energy. Okay lang. So, dito, pitas tong ano niya sa aqua niya. Critical pa. Sobra-sobra pa yung nilagay natin. So, ngayon, next round, 2 energy tayo. Walang magagawin yung 2 energy. Nagpas tayo. Tapos, maswerte tayo dahil 4 cards yung plant natin kaso hindi naman siya tumira. Okay. Pero yun, nag-last stand siya. So, dito, nagpas ako. Nagpas siya. Pero, siyempre, gumamit tayo ng Thunderclaw para mawala na yung ano niya. So, nag-4 card siya dito sa plant. 3 cards naman tayo sa ano natin. Kahit mag-backdoor siya, mapupunta lang siya sa plant natin kasi same yung speed ng bug natin tapos plant. So, dito, nilaro-laro pa natin siya. Naglagay pa tayo ng 3 cards sa plant pero okay na, no turn siya dahil nag-critical. So, hindi na masyadong worry yun kasi malit na lang yung HP ng bird niya. Tapos, hindi tayong kayang patayin yan. Okay? Kasi may anesthetic bait tayo. I mean, fish snack na lang. Okay? Bulul-bulul na ako. So, round 8, kuha natin yung panalo. Okay, so, dito na tayo sa panglimang laban natin. Titignan natin ulit siya. So, ganun lang po. Ulit-ulit lang yung gagawin nyo. Magbabase lang kayo sa cards ng plant, scarab, energy. So, yun lang yung gagawin natin. So, pag-ani mo na yung kalaban mo, kahit gawing alay mo na yung Disablesaur, yun kung magbabackdoor siya. Okay? Okay. So, tayo naman, patayin natin to. Hindi na tayo gumamit ng scarab dahil 2 wooden stab yan. Masakit yan. So, nagpas tayo dyan. Tumatake siya. Na-destroy tayo ng isang energy, pero buhay na buhay pa yung plant natin dyan. Bakit ako nagpas? Kaya nga, 2 cards lang kasi. Pero okay lang naman yon. Okay lang naman kung ilalagay nyo. So, dito, 4 cards na. Siyempre, ang nasa otak nyan, kunti na lang ilalagay nyan kasi yung malit na yung buhay ng plant mo. So, kahit ngayon siya, hindi nabasag, di ba? So, yun yung maganda kapag nagpo-4 cards yung plant. So, patayin natin dyan yung bird. Sakto, nagamit natin yung isang scarab. Lalabanin natin siya next round. Hindi tayo nagtirang ng energy. Tingnan nyo. Okay, so wala siyang na-destroy na energy. Buhay pa yung plant. Tapos, yun. Ina-play pa rin natin yung scarab. So ngayon, round 7. Gumamit pa rin tayo ng 2 cards sa plant. So, sobrang kulit lang, no? So, buhay pa. Buhay na buhay pa. Siguro bad trip na yan. Okay, so dito naglagay pa rin tayo. Tingnan natin. Okay. So hindi niya mapatay-patay yung plant natin. Hindi niya kayang patayin. So dito naman, hindi na ako naglagay sa plant dahil kung mag-heal, kung naglagay tayo, mataas na shield, makakapag-heal siya ng marami, di ba? So, yun, hindi siya nakapag-heal. Tapos na-apply natin yung scarab. Tapos, dahil hindi siya makapag-heal, papatayin siya ng blood moon. Tapos meron pa tayong anesthetic bait. So, yun, patay na yan. So, punta tayo sa last game. Okay, so dito na tayo sa last game natin. Okay, so maganda to kasi clutch game to. So, nagpas tayo ng round 1. Gumamit siya ng 2 energy. So, meron siyang 3 energy. Nagpass pa rin tayo dyan. Tapos dyan, malalaman muna na hindi siya interesado sa plant.
So okay, so mali ako. So akala niya siguro magpapas pa ulit tayo diyan, nagbaka sakali siya. Pero hindi niya alam na magpo-four cards tayo doon. So napatay natin siya. Kasayaan tayo ng isang energy, okay lang. So 2 energy lang tayo, guys. So nagpas tayo, nanakaw na naman tayo. Ito yung nakakainis dito sa Goda Goda na to. Tapos nag-pass ulit tayo. Siya naman, na-open yung bag natin. Matas pa naman yung damage ng aqua sa bag. So medyo delikado na yung sitwasyon natin dito. Tapos sagwa pa kasi, imbis na papunta sa bag, nag-backdoor siya. So same na kalahati yung buhay ng ano natin. So buti na lang may natirang 17 HP sa Disablesaur. Okay. Tapos mapapatay natin yung bird niya. So dito pwede tayo mag-pass. Pero hindi tayo nag-pass dito, guys. Okay? Dahil malit na lang yung HP ng ano ng bug natin. Ginamit natin yung 2 energy pang disable para sa 1v1. So ngayon manalo ba tayo dito? Yun yung tanong. So dahil hindi niya magamit yung horn part tapos mouth part niya, isa lang na heal yung nagamit. Tapos ginamit natin yung disable lang tayo, okay? So pag-asa natin dito ay yung bind dagger kasi siya yung magbibigay ng shield. So dito sa round 9, wala na siyang nagamit lahat. Kaya easy kill na to. Okay? So yun lang. So sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment, syempre at mag-subscribe at kita-kits tayo sa susunod nating video. Let's go.